Alam mo, mali siya. Mali yung pagbibili ng boto. Pero yung sinasabi ko sa tao, tanggapin nyo. Parati ko sinasabi, tanggapin nyo kasi galing din naman yan sa atin. Yung pinambibili ng boto, pera din yan ng taong bayan. Pero tatanggapin mo, pero ang iboboto mo kung sino yung nasa konsensya mo. Huwag kang boboto dahil pakiramdam mo, meron kang utang na loob kasi tinanggap mo. Diba? Yung sa akin, tanggapin ang pera, pero iboto sa konsensya. Kasi, may imagine mo, Belinda, pag merong namili ng boto, pero paglabas ng resulta ng eleksyon, talo siya. Next time, mag-iisip na yon. Next time, mag-iisip na yon na, hindi effective yung pambibili ko ng boto. Pero yung huhulihin mo, ang hirap. Dapat hulihin kasi mali yun. Yung ginawa sa amin, kasi meron talaga sa amin mga sobrang dami, may mga bahay sa amin na sila talaga namimili ng boto. Pinipeople power ng mga taga-barangay. Ang ginagawa nila, parang parang nagbabantay sila sa labas ng bahay para walang makalabas at walang makapasok. So, hindi nakakabuelo sa bilihan ng boto. Pero ngayon kasi, madali na. Kasi ngayon, may GCash, di ba? May GCash ngayon. So, madali na yung bilihan ng boto. Pero, ang assurance ko lang sa lahat, wala silang way na malalaman kung ano yung binoto mo. Kasi yun yung pangtakot nila eh. Yun yung pangtakot nila na malalaman ko kung ano yung boto mo. So, ikaw, dahil takot ka, di ba? Takot ka na, oops, iboboto ko na lang siya kasi baka balikan ako kasi kinuha ko yung pera niya. Tapos hindi ko siya iboboto. Wala pong paraan. Walang paraan para malaman niya kung ano yung binoto niya. So yung sa akin, para sa akin, kung binibili niya, hindi niya gagamitin yung sariling pera niya sa pambibili. Yun po yung itaga niyo sa bato. Yung pera niya na gagamitin yung pambibili. Ngayon alam na namin kung